Bachelor of Laws kag Master in Public Administration. Elizalde Jimmy, bagay mangin SB para sa progreso kang atin ekonomiya. Sa tampad nga pagserbisyo, may pag-ulikid sa mga empleyado kag mga kooperatiba. Sa magagmay nga mangunguma, manging isda, kag sa mga tricycle drivers. Elizalde Jimmy, mutuhon sa pagka-SB sa balota numero 11. Diyan, Kastisyones, ang utos ko sa kanya noon na itong Pilipinas, buksan mo sa iyong inutosan ko. Munta ka doon at ilagay mo yung mga taong dapat nandoon sa lupa. Pilitin mo. Pilitin mo. Sabi ko, ibigay mo na lahat. Total gobyerno yan. So, he was able to work out 162,000 hectares ang nabigay niya sa Philippines. For that alone, together with his talent, among others, pero yung serbisyo sa tao, yun ang alam niya. So, kaya ko siya sinabi, tumakbo ka ng kao John Castriones kasi kailangan ka ng bayan. Secretary Castriones is running for senator. Mahusay ang tao na yun. Butuhan ninyo. Isa lang ako sa mga nawalan ng trabaho. Isa lang din ako sa mga nag-aasam ng maayos na sahod. Isa lang ako sa mga nahihirapang sumabay sa klase dahil sa kawalan ng makabagong gamit sa eskwela. Isa lang ako sa mga frontliner na lumalaban para sa kapakanan ng mga mamamayan. Pero siya na ang magbibigay kinabukasan sa mga empleyado. Siya na ang magbibigay ng lakas at maayos na benepisyo. Siya na ang patuloy sa siguradong kalusugan mo. Siya na ang tutulong sa kinabukasan ng edukasyon mo. Isa lang din ako sa mga nagnanais na maglingkod, pero doble kumayod at hindi napapagod. Siya na, Sharif Ibrahim Albani. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting at syempre sa ating pong programang Ibitalakayan with Rex Manuel. Hello, magandang umaga po sa lahat ng ating viewers. Siyempre, magandang umaga, Madam Mel Elizalde. Good morning. It's a bright Monday morning. Yes, yes. And talaga namang very colorful ka ngayong Monday na to. Di ba? Very colorful Monday for Kailan you. Namumutla na ako, kaya nagsuot na ako ng pula para medyo magmukhang may dugo sa mukha. Pero hindi naman yan, walang political color yan. Wala. Talagang pula lang. Pula lang. Favorite color mo rin ng red eh, napansin ko nga. Red and black is my ako kasi, favorite color ko ang red. Pero nung nalaman kong favorite color mo yan, kasi baka lagi tayong naka-red na dalawa, mapagkamalan tayong... Meron tayong sinasuggest. Opo. So, for a change ako, hindi ako nag-red color ngayon. Eh, kasi po, pati lahat po yata ng mga ginagawa ng tao at ngayon, ng ating mga mamamayan, ay binibigyang kulay, no? Sa media, no? O sa mga pagbabalita.
Pero nga pala, meron tayong ipapabahagi sa ating mga ating pang mga taga-subaybay ngayon. Meron tayong isang taong gustong ipakilala sa kanila. Ah, yes, but bago ang lahat, gusto ko lang sabihin, diba, Miss Mel, lagi kong binabanggit sa iyo na ano, magkakaroon tayo ng changes. Mm-hmm. Meron tayong mga bagay-bagay po. Ganun naman talaga ang business, no? Yes, times are changing, so you have to also adapt to the times. Yes. At yung sa atin po ngayon, nabanggit ko rin naman na April. Eh, April na ngayon, diba? So, yung sinasabi kong bigger, more people to join us, meron na po. Mm-hmm. In fact, yung ating mga programming, diba, dapat Saturday musical extravaganza lang tayo. Mm-mm. Pero parang ngayon medyo meron na rin tayong pumapasok yung green card circle on air. Saturday din ang napili nilang araw, no? So 11 to 12 at definite na yata 'yon. This is prior muna sa kanilang preparation. Gusto nilang mag Mondays through Fridays. Oh, that's good. Okay. Oo. So maganda 'yan. 'Yun lang medyo yung hanapan na ngayon ng oras. Alam ko welcome problem sa atin 'yan eh. It's a welcome problem for us because we know na tayo magaan na magaan yung ating 10 to 11, mm-hmm. 'di ba? Tayong dalawa lang sa talakayan. Mm-hmm. Pero may iba naman na ang gusto pag nag-guest sila dito, tayong dalawa ang i-interview. Well, that's fine. Okay naman sa atin yan eh. Oo. So, dito yan. Dito po sa Ibi Talakayan, pwede ho namin gawin yan. Na, kunyari, may isang nominee ng party list. Mm-hmm. Parang ang kanyang decision is, dito siya, mag-join siya sa atin. Medyo maganda rin namang format yun, no? Dahil Talakayan naman eh. Talaga naman. Pwede natin anything silang goes. Right, makatalakay. And in line with that, oo. Yung isang sinasabi natin, lagi natin nababanggit dati na magkakaroon tayo ng mga workshops sa broadcasting. Yes, sa acting. We're planning for that. Yes. At lalo na merong mga nakikiusap sa iyo, di ba? Dito very popular request po. Meron yung mga kasamahan natin na nagsasabi, Madam Mel, kailan na ba tayo magkakaroon ng ano, parang... Ay nga, workshop on acting and all. Wag po kayo mag-alala. Very soon po, yun po, inaayos namin. No? Yes, and marami ho naman tumatay up sa amin. May mga kasalukuyan ho, kagaya nung Supreme Productions. Mm-hmm. Ayun, ino-offer sa atin yung kanilang lugar sa Brick Road. Mm-hmm. Dun po yan sa Santa Lucia Mall. So, pwede naman din. Kasi nga, meron tayong access to StreamYard. StreamYard ba tawag dun, AJ? Mm-hmm. We're in... Pwedeng nandun sila, tayo nandito, pero mapapalabas pa rin natin, no? Yes. Pero yung ating personality na i-introduce ngayon, kung saan ay tutulong sa ating mga viewers para siya yung mga may plano na rin. Oh. At saka excited din siya to have his program. At mukhang napipisil din niya ang araw ng Sabado. Well, that's fine. Okay. So, mukhang magiging talagang full-length ang ating programming. Anyway, the following day, Sunday. Yes, yes. Sa bagay naman. Yes, so... Who will do the honors, tita, ng pagpapakilala? Ako ba? Oo. Hindi ba parang magsawa na sila? Hindi. Ako ang tagapagpakilala dito. Mo si... Eh, kasi nag-guest na po yan sa ano ko eh, special people. Mm-mm. Pero in reality, tayo po, kasamahan natin yan sa Labor Party Philippines. Oo. Pero hindi ko lang alam kung itong pagtakbo niya ngayon, tumatakbo siya eh, na... Counselor. Kaya, ayun, but siya ay tumakbo na noon ng vice mayor. Oo. At nanalo po. Nanalo siya. Oo. Naging kaya lang, ewan ko nga ako yung kwento, dahil one-termer lang siya. No? Nag-vice mayor siya, nanalo nga siya maging vice mayor. Pero after one term, tumakbo ulit siya eh. Eh may mga kaganapan noon na hindi naman natin alam. Tanging Comelec na lang ang nakakaalam. So mga kaibigan, ipakita natin. We will show you an excerpt of ano yung ginawa niya dito dahil gusto niyang patunayan na siya ay karapat dapat mag-join sa atin dito sa Elizalde Broadcasting. Okay. Walang iba po ito, kundi... Si Jose Kaka Maligtas. Okay, welcome po. Direk Kaka Maligtas for Maligtas. Short. Direk, please come in. Join us now in this show. Take one. Direk Kaka on air. Ang topic po natin ay politika
pelikula at iba pa. Sa politika, sa ngayon ay talaga naman na nakikita natin na abalaan lahat ng mga politikong naglalaban-laban sa presidensya ball, ano? Katulad ni Manny Pacquiao kung saan saan pumupunta at talagang sinisikap niyang mapalapit sa masa. Malapit naman siya sa masa noong paman. Pero ay ngayon, ang paglaban kasi bilang Pangulo ay napakahirap po na kumbinsihin ng taong bayan na ikaw ang maalal dahil talagang ang bilang Pangulo ay napakahirap po niyan, ano? Andyan din po si Isko Moreno na mayor ng Maynila at gusto ring maging presidente ng Pilipinas. Kasama rin po si ang ating dating senador na si Senador Pampilo Lacson. Ayan po ang mga naglalaban-laban ng tatlong yan at saka si si BBM na sa survey ay talagang laging number one at hindi napapalitan, ano? Si Lenny Robredo, ang dating vice president. Alam nyo po ay gustuhin ba nating mag-comment kung sino ang mananalo sa lima ay parang maaga pa para masabi natin dahil ang nakikita naman natin ang anilang pagsisikap na marating ang lahat ng masa. Ibig sabihin, marating ang puso ng masa sa lahat ng barangay ng Pilipinas ay pinupuntahan nila. Lahat ng pinakamalalayong lugar ay nandoon sila at talagang nagsasalita at kinukumbinse ang ating mamamayan na sila ang iboto. No? Sa pelikula naman ay gumawi tayo para malaman natin ang pelikula ba ngayon ay buhay o patay. Kasi sa panahon ng pandemya ay wala tayong nakitang gumawang pelikula at marami sa ating mga kasamang stuntman at sa mga direktor na talagang nahirapan dahil kay COVID-19, ano? So, ang laban kasi sa buhay, pagka katulad yan, walang pelikula, edi humanap tayo ng paraan para tayo makakumita at mapakain natin ang ating pamilya. Huwag tayong susuko agad-agad, huwag tayong mawawala ng pag-asa at... Okay. Narinig po natin si Direk Kaka Baligtas. Ano, napakaganda po nung kanyang mga tinukoy at inisa-isa po niya yung ating mga presidential balls, no? Na kung saan sinasabi niya nga na walang nakakaalam kung sino yung mananalo, di ba? Kaya nga sabi natin talaga hong ganyan. Pero sinabi ho niya nung huli, si BBM daw, parang sinabi niya mas malamang dahil sa mataas ang survey. Sinabi po niya. Ay, hindi. Totoo naman po yung ano, malakas ang... malakas si BBM. It's a fact na ang survey says. Survey says na si BBM ang nag-lead. Alam natin po yan dahil ang survey naman is pinaalam sa lahat, no? Pero teka, meron akong napuna doon sa isang... meeting niya, I don't know kung saang probinsya yun, ano? Just recently, nakita niyo po ang daming tao at nung siya ay dumating na at kasi nung nakita ng mga tao na yung damarating na yung sinasakyan niyang helicopter, nagsigawan yung mga tao and then siguro nung nakababa na at finally pumunta na siya doon sa stage, naghiyawan yung mga tao at meron siyang bumati siya at nagsigawan yung mga tao. Ano sabi? Hindi kami bayad. Ah, yun ba? Hindi, actually, hindi ko alam kung bakit kailangan i-chant yan eh. Yung mga nag-rally. Ba't kailangan pong isigaw yun? Actually po, both, ano naman, doon sa mga naglalabanan ng paramihan ng mga tao, they're always chanting that. Yes, na hindi kami bayad. Alam niyo po ako, ito, masabi ko lang, Filipino major po ang inyong lingkod, no? Yun hong salitang hindi kami bayad, may implikasyon ho yung hindi maganda.
kasi hindi tama po ang paggamit ng hindi kami bayad. Yung kasi, tapos sinachant nyo ng paulit-ulit. Mm-hmm. Di ko alam kung alam ba yan ng mga politiko, sila ba nagtuturo na nasabihin yan? But sana nagkonsulta kayo sa isang Pilipino tutor. Kasi po, mali po yung salita na yun eh. Mali po yung katagana yun. Hindi kami bayad. Ibig sabihin, yung mga tao na yan ay hindi nabayaran sa mga servisyong kanilang ginagawa. May agreed kayong usapan. Tapos hindi kayo nagbayad. Hindi nagbayad yung ano mo. Yun mali ang hindi po, kayo bayad. Mali ang gamit. Kunyari, ang sample niyan clear. Kunyari ako, may utang ako sa'yo. Nag-uusap tayong babayaran kita pagkatapos. Tapos hindi. Nagpirmahan pa. Kontrata na talaga. Tapos hindi tayo bayad. Hindi tayo binayaran Parang ganun. Yun ang hindi kami bayad. Yun ang ibig sabihin nun. Mali po ang gamit. Yung ano, hindi ako bayaran. I speak good about you. Ini-endorse kita as candidate. Pero wala tayong pinag-uusapan. Hindi nyo kami binayaran. Or better yet, kung talagang nagsabi ka na, I'll do this for you voluntarily. So talagang, ano, yun yung... Tamang ano term doon, hindi kami bayaran. Ayan. Pero yung hindi kami bayad, eh naku ma'am, eh sir. Ako ang pwede magsabi niyan. Nagbubumerang po sa inyo yon na hindi maganda. Kaya whoever thought lang of that. Kasi mali po ang gamit. Mali po yung style na you would like them to chant, hindi kami bayad. Parang ang nanunumbat nandunun silang lahat pero hindi pa sila bayad. Parang ganon, yes. Hindi parang ganon. Yun ang ibig sabihin. Yun, dun sa hindi kami bayad. Salita na yan. Yun ang lumalabas doon. Well, at any rate, gusto lang natin naman makatulong dun sa mga, ika nga, mga medyo hindi yata magandang salita o kaya mali noong pagkakagamit. Ayun nga, sabi ko baka hindi kumonsulta man lang sa isang eksperto sa Pilipino subject. Hindi naman po sinasabing ako'y eksperto. Subalit, kahit po sino yung ang lingwahe pong kanyang tinuturo ay Pilipino, mali po talaga ang gamit noon. Nung hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Kami ang hindi bayad. May sinisingil kami, hindi nagbabayad. Yun, kami ang pwedeng magsabi niyan, hindi kami bayad. O dapat siya, hindi ka bayad. So basta yung pero kung ako, Tita Mel, I'll just go straight to the point, no? Whether or not yung mga taong yon binayaran nyo o hindi, what's the point of letting them chant that? Opo, sinisigaw pa. Sayang lang yung energy nila. Tsaka hindi pa, baka pagkamalan po kayo na inutusan nyo yung mga iyan. Yun nga diba? Baka pagkamalan, hindi nyo masasabi, baka inutusan yung mga tao niyan, sumigaw kayo ng ganyan, which is wrong. Diba? What are you trying to prove in the first place? Kunyari, ako yun. Ako yung politiko. O sige, dadalo kayo. Pero kailangan ha. Magkan kayo ng gano'n. Oo, sabihin nyo, hindi kayo bayad. Kasi bawal sa amin gumastos. Excuse me, allowed hong gumastos sa mga politiko only to a certain limit. Opo, alam naman nila yan eh. Alam kung hindi kayo gumagastos, kabig kayo ng kabig, hingi kayo ng hingi ng donasyon kung saan-saan eh. Para dahil kakandidato kayo, di ba? Kahit sa US, Tita Mede, alam ko yan eh. You're running for president. You have friends who would like to donate, who would like to help you, support you. Okay lang yes, po yun. Okay yun. Oo. Dito nga lang, because ang alam ko po, because I've been a candidate myself, at the end of the campaign and everything, susumite mo. Oo. Lahat ng ginastos mo, huwag ka lang magpakita na nag-overspending ka. Yun. Katulad, miski na po si ating mahal na mayor ng Maynila, di ba? Yun, may nag-donate sa kanya isang talagang kilalang tao sa mundo, si Bill Gates. Napakalaking pera, di ba? Pero inano niya. Tinago niya. Hindi, ayaw daw niya kasi meron daw tanong doon. Sa ano yata yun, isang presidential forum, parang inaalaw mo ba? Kasi pangit din naman may nag-donate sa'yo. Tapos isasauli mo. Oo naman. Para naman inisulto mo yung nag-donate sa'yo. Diba? Pero gamitin mo na mapapakinabangan naman. Well, I think ginagamit naman ni Mayor yun. Actually kung binigay naman yun as donation, siyempre, gagamitin at ang ginawa niya mo doon ay
iginawaan mo ng pelikula, okay pa rin yun. Kasi sasabihin mo, that's what I thought of as a good campaign for me. So, pinudos ko yung pelikulang to. O, doon, naubos doon yung ano mo eh, yung pinipinadala mo sa akin. Pwede ho yun, kasi pwede naman tarpaulin, yes, kung ano yung gusto mong pagkagastusan. Okay. Yes, oo. Kaya lang, syempre, edideklara, no? Oo. Kasi, ang alam ko lang din, ang merong tinasabing bawal, yung tinatawag na vote buying. No? Kaya ang binibili niyo po. Yun, yun siguro, baka ang gusto nyo, masyado kayong nagkaka-interest na para huwag magsabing nagbo-vote buying ako. Itong mga to, hindi ko to binayaran. Itong mga ito, dumami lang to. So, what's the point? Alam mo, yung nga sinasabi ko, nagugulat kayo sa dami ng mga taong nag-chan-chan sa inyo. Eh, ang totoo, mas maganda yung ordinaryong Pilipino na nasa bahay nila na sana gusto kayong mapanood. Sana gusto kayong marinig at may mga forum na iniimbita kayo, mas puntahan nyo na lang yun. Para diba? Mas ano... Oo, yun ang alam kong hindi bayad yung taong nakikinig at nanonood sa inyo. Talagang manunood sila because they really want to know. Nakita nila. Kaya nga tayo dito, madam, di ba, inaalaw natin na may mga politiko na pwede nating interviewin. They are all welcome. Yes. In fact po, bukas po ha, may continuation yung ating interview last time dito sa IB Talakayan. Friday kasi yata yun nag-fall, Tita Mel, yung dumating si... Jose Ingles Jr. Ah, yes, si Sir, isang inventor na kumakandidato, no? Aspiring for mayoral. Yeah. He's running for mayor in Quezon City. Na halos iilan lang ho ang nakakaalam. So kami naman bilang sabihin natin, pagtulong na rin, no? Kasi alam naman natin na mahirap makilala ang mga wala pang masyadong pangalan sa politika. Alam niyo po, maraming mga magagaling tayong mga aspirants sa iba't ibang posisyon, lalo na sa senatorial, no? Pero hindi ho siya masyadong kilala. Kaya lang, although naging mahusay siyang secretary o undersecretary, sino po? Si Attorney John Castriones, opo. Kasi ngayon lang po siya nag-join sa politics, no? But then, napakahusay po na tao. At siyempre, ang kanyang ano po, ang kanya pong experience bilang isang naglingkod sa bayan, bilang isang secretary ng DAR. DAR. Department of Agrarian. Agrarian Reform no po. Eh talaga namang napakahusay niya at mismo ang presidente natin ay in-endorse siya at humanga ho sa kanya, sinasabing ito mabuting tao at magaling at very humble pa, sabi pa ng presidente. Totoo naman yan, napatunayan natin, di po ba? Kaya nga sinasabi po niya nang nandirito siya, sabi niya, ang akin lang pong ano, pangamba, hindi raw siya masyadong kilala. Yes. Opo. Sir, sabi ko, hindi ho kayo masyadong kilala sa politika. Kaya nga po, ayan, kailangan talagang magpakilala kayo ng husto. Dahil kayo ay nakilala bilang secretary ng DAR, no? Opo. So yung mga tao na naka-transaction niya, yan, kilala siya. During the time ng ano niya, yes. Yun, pero alam naman natin, ilan ba yung electorate natin? Napakadami. At saka syempre, sabi ko, bumaba po kayo sa ano po sa mga ano sa mga mamamayan na kung saan hindi nakakakilala nga sa inyo, kaya sabihin niyo yun, yung inyong platforma sa sariling wika, no? Kasi ang ating pong mga mamboboto o mga botante ay karamihan po ay yung mga taong nasa laylayan ng gobyerno. Dapat kinu-coach niyo yung kaibigan yung kumakandidato din. Ah, sino? Yung parang ang tendency para siyang kandidato. Akala ko sa US kumakandidato to eh. Sino? Magaling mag-English. Sino yan? Sino? Si Manny Lopez. Magaling din si Sir. Napakagaling din. He is an eloquent speaker. Economist yan eh. Magaling. Yes, and very eloquent speaker. Totoo po yan. Yes. At maganda rin ang kanyang plataforma. Yes, maganda rin po yung kanyang, ano ba yun, 10 point agenda. Agenda, opo, napakaganda. In fact, dito po sa cellphone ko, document ko yung minsan sa salita siya. Pero ang naisip ko nga po ay kung ito ay pakikinggan ng masa. No, hindi masyadong maunawaan. Kaya, sinasabi natin na kung pwede po, dahil sana po ay wag naman yung masamain na
kung magkakaroon po kayo ng speeches, yung mga plataforma niyong sasabihin, sabihin niyo po sa ating sariling wika para kasi po yung ating mga mamamayan lalong maintindihan. Yes, yes. Diba? Pero yun hindi lawyer. Lang. Hindi lawyer si Manny Hindi, Lopez, pero napakagaling. Economist at saka talagang nag-aral pa sa Amerika yan. At and we're proud to say he is the official candidate of Labor Party Philippines for Vice President. Napakagaling talaga ni sir. Kaya po, tumatakbo po siya para sa senatorial ano. Ako, na-imagine ko lang ano, parang baka tayo, sinasabi natin ngayon, kaya sorry sir, wag niyo masamain, kaya namin binabanggit yung medyo i-ano mo, magtagalog ka para makilala ka ng tao, para i-embrace ka at maboto. Ayun po. But I have no qualms about it. If you become vice president, you will be an effective vice president. Kasi ganito lang po yan eh. Kung ako, vice president, at ka-teamwork kita, ikaw ang pangulo, edi ako, dahil marunong ako makipag-communicate, yun, officially, yes, padala siya sa ibang bansa. Siya makipag-usap kay Putin. Siya makipag-usap talaga, kay kayang-kaya ni Sir yan. Biden. Magaling. So, makikipag-usap po yan sa mga nations all over the world. Kayang-kaya po ng isang Manny Lopez yan. Manny S.D. Lopez. Ang ilan sa balota? Yeah. Whatever. Meron ba number na sabi na sa atin? But anyway, napakagaling hanapin. Mas konti ang candidates ng vice ng vice president. Konti lang sila, parang lima lang yata. Yata, oo. Pero tignan niyo po yung mga qualifications at saka yung ika nga, yung marubdob na pagnanasa ay saka ika nga marami ho kasi tumatakbo diyan vice presidential yung mga dati na no wait dati syempre na, okay mambanggitin natin bigyan hindi ba syempre meron tayong alam na kagaya ng eto magsho-showbiz ako ng konti tita di ba si Sharon Cuneta nga po kaya nasa dilema dahil ang husband niya ang iyang bana si Kiko Pangilinan vice ay presidential tumatakong vice president pero ang kanyang tito as in Tito talaga. Tito Soto. Tumatakbo rin. Tumatakbo. So, ang bigat nun. Hindi niya alam. Siyempre, yung timbang niya. Ng dugo. Ito naman, bana na to. Diba? So, which we know naman, doon siya sumasama. Sa campaign trail ng husband niya. Pero, siyempre, kahit pa paano, may konting ano din, ano? Parang hindi ka makatodo eh. Siyempre, dahil alam mo, uncle mo yun. Uncle mo naman yung kalaban. So, yun po. Tapos, ang alam ko, yung isang kaibigan natin, si Dito at Chensa, mukhang mag-giveaway na. Oo, kasi tama mag-o-opera yata. O, kaka-opera. Na-operahan mo yata na. Oo. Well, kung mag-giveaway siya, kaya medyo nagalit sa nainis yata si Senator Pampilo Lacson kasi pinanawagan niya na sana ikaw din para magkaisa na lang ika nga para daw magkaisa na lang at isa na lang ang kakalaban. Pero ano ang sinagot ni Pampilo Lacson doon? Matindi si Senator Pampilo, sino ka? Parang ganyan. Ba't ooperahan din ba ako? Parang speak for yourself. Kasi ikaw ooperahan. Sino ka para mag-utos sa akin ng ganyan? Kung ano man yung nasa isipan ni Dito Atienza na naiintindihan ko, ang gusto niya sabihin para dagdag boto. Actually po, nagaganap naman talaga yung mga ganyan, mga horse trading na tinatawag. Yung iba nga po dyan, kaya pala yan, mga last few days before election. Nagkikita-kita ho yan. Kunyari, ako'y tumatakbo din at ikaw'y tumatakbo. Tayo ngayon na mag-uusap. Di ba? What's the deal? Ako yung titigil. Ituloy magkano? Mo. Basta, para may ganun yan eh. May arrangement tayo dyan. Kahit na yung mayoral bet dito sa Manila noon eh. Diba? Maraming mga ganyang mga haka-haka. Although, wala tayong ika nga hawak na... Ay, pero ako po, eyewitness ako dyan. Meron talaga, itong nakaraan yung si Duterte ay naging pangulo. Ako po talaga ay may dalawang presidential na sila po. Hindi ho sila mismo yon. Actually, may tao naman yung mga yan eh. So, mag-horse trading na yan. Ito ang kapalit niyan. Ikaw ngayon ang tumakbo dito. Bibitaw itong ano namin, yun pala, kaya pala minsan may mga magic ang lalaking numbers bigla.
Magugulat ka, parang nung survey, hindi naman siya nag-lead. Bakit ganito? Bakit lang, oo. Oo. Yung pala may mga last minute. May mga arrangement yun eh. At any rate, meron tayo isang shout-out dito from Mr. Rafael Falcon. Is watching. Thank you very much for watching. And thank you, thank you. And I'll call you later, no? Thank you very much. At si ano naman po, yung ating kaibigan si John Literal, tinatanong niya if he could already, ano, John, sabi ko, manood ka muna ng ating EB Talakayan. Because afterwards, after nitong ating program, then we have a time which is free. Pwede na po tayong magkausap-usap. Yan. So, speaking of that, the reason marami din po kaming nagagampanan ngayon dahil po, yun na nga, dun sa parte ng Labor Party Philippines where you are a PRO at saka parang media handler na rin, ina-accommodate po namin ngayon may mga kandidato. Yung isa galing pa raw ng ano, Baguio City para lang makarating dito and gustong personal na magpa-interview. Wow, that's good, no? And you are all welcome po. Oo. Although ino-offer ko rin naman po, for those who are nasa malayong lugar, pwede naman po kayo na through Zoom or through StreamYard. Kasi imagine mo, from Baguio City, pero na lang kung may dala kang gulay, kaya bababa dito. Di po, kasi parang yun yata nung last time daw, dumating dito at talagang pinamigay kasi kaysa naman kasi ganun nangyayari. Ito po ang problema natin, yung mga gulay na yan. Hanggang ngayon, bakit ho pa ba may pumapasok pang mga gulay na galing sa China? Yun lamang pong ano, carrots, no? Kung makikita nyo po sa pamilihan ng Quiapo, talaga naman nung magaganda at talagang kumbaga sariwa. Pero ang sabi po ng mga ano rito, ng ating mga otoridad dito sa pagtatanim, kasi daw po, parang nilalagyan nila ng chemicals yan. Oo, kaya anti-gas. To make it appear, to make it appear na... parang always fresh. Always fresh. Oo. Kaya po, ang ating pong tangkilikin, yung ating pong mga sariling pananim. Alam nyo naman po yung pananim ng mga Pilipino, tayo. Maliliit lang po mga karos natin, pero talagang wala hong mga chemicals yan. Kasi lalaki ho natin. Kaya po. At saka yun nga, kung meron nga tayong mga... sa Benguet, sa Baguio City. Na binababaho na nila binababa rito. Dito. Bigyan na natin ng priority yon dahil imagine. Pahalagahan ho natin yung pagpapawis ng ating mga magsasaka. At yon kaya ho yun nabubulok na minsan kasi po wala yung formalin. Opo, walang formalin wala mga chemical yun. Na nilalagay. Kaya ligtas po tayo doon. Pwede na nang natin hugasan ng, ano, ng tubig at pagkatapos. Sin. Yes. Tapos kainin na natin. Whereas yung mga galing po sa, ano, hindi natin alam. Bakit kung hanggang ngayon? Kung ano yung ginamit nilang chemical para mamintin. Bakit hanggang ngayon di pa napipigilan yung patuloy ang pagpasok na yan? Anong ginagawa ng Bureau of Customs sa atin? At yan ay i-address ni Jan Castriciones. Yan po. Yan yung mga ganyan na kaya tulungan po natin siya bago tayo sa matulungan. Senado. No, yes, po, yes. Sa Senado, napakagaling po kasi yan ang kanyang number one sa agenda niya. Tulungan ng magsasaka. Diba? By legislating laws na talagang nakakatulong. Diba po? Kasi iba naman na tumatakbo kasi gusto lang patunayan na sikat sila. Pagdating doon, and I can name a few na alam ko pag oras ng session ay naandun sa kantin, nakikipagkwentuhan sa ibang mga tao, ay hindi naman nagpipay attention doon sa mga ginagawang batas. Diba? Well, anyway, tayo naman ay pumupuna lang at sumusuri. Sabi nga ni, ano yung magiging program daw ni Kaka? Pelikula, politika, at iba pa. Ayan. Kasi alam niyo po si Direk Kaka Balagtas, talaga hong versatile yung tao na yan, no? Kita nyo, isa ho siyang director at sumubo rin sa politika at minsan siya ay naging vice mayor diyan sa May Besiha, no? Ngayon naman po, tumatakbo siyang konsehal ba? Opo. At kasi nga po, gusto rin niyang maglingkod sa bayan. At the same time, meron po siyang special na talent bilang isang director. Di ba nakasama mo yan sa ano? Ito po kasing si Miss Rex Manuel. Si Miss Rex Manuel po ay talagang gumagawa po sila ng pelikula na indie film. Opo. At ito po, nagbo-voicing pa nga ito. Magaling to eh. Isang artista talaga. Artistahin pa. At magaling sa broadcast. Kahit sa panulat, magaling ho. Ito po talagang hindi nyo matatawaran ang ika nga ang kanyang mga abilidad.
Parang kinakampaign mo na ako ah. So, kaya, huwag niyong kakalimutan. Number 16 sa balota. Ganito po ha. Si Kaka Balagtas, ay ililinaw ko lang, nagkakilala kami. I mean, yung working hand in hand, dahil po kay JMV, nung ginagawa niya yung pelikulang. Who is that JMV? Joe Malvar Villegas. Yes, attorney Joe. Yes. Ni General Malvar. Ni General Malvar, yes. General Miguel Malvar. So, si Kaka po, yung gagawa sana nung pelikulang yon, kaya lang nga inabot na, bukod pa sa pandemic, inabot muna sila ng pagputok ng Taal Volcano. Oo, eh hindi doon, na natuloy, ano? Doon kasi gagawin yung mga shooting-shooting. Eh, oo. Pero of course, dati ko na rin nakikita si Kaka. Pero ang totoo niyan, hindi naman ako sumasama sa pelikula niya dahil puro aksyon. Eh baka naman gawin niya akong karatista. Diba? Sabi nga niya, yung daw, ano, meron daw politiko na boksingero. Yun pala yung boksingero, yung mga ganito. Akala ko, sabihin, si Pacquiao eh. Yung boksingero at meron ay, naman ganun. Yung karatista. Yung karatista daw masarap. Kat ng kat. Oo. Kat ng kat sa ano yun. Ganun ho ba? Oh, oh di ba? Wow, so ayun pala ang ating mga... Alam mo yung ang wika, sa totoo lang po, ay parang tao. Nag-iiba-iba po ng, ano, ng mukha, ng meaning. Di ba? Oh, kamukhaan yung mga ganyan ho. Lalo na yung mga salitang balbal. Ay, naku, talaga. Iba-iba ho ang, nag-iiba ho ang mga ibig sabihin niyan, di ba? Alam niyo po, ako yung natawa ako, na-amuse ako kasi Sunday for a change. Although alam ko kahapon na meron na naman saan ng presidential, na sponsored by COMELEC. Nagkaroon na naman po ng debate and as usual, siyam na naman lang ang dumating. May nawawala minus na naman. Minus one na naman. Oo, as usual. Kaya akala ko parating, kasi ano yun eh, Vice President pala si Sarah, no? Ah, opo. Hindi yung presidential po. Sampu lang sila. Senatorial candidate po. Ay, sorry, presidential candidate po. So, that was ongoing and then... Ang ginawa yan? Hindi ko lang alam. Kasi, ang totoo, hindi na ho ako tumutok doon. Kasi, what else is new? Total naman, by now, na sisilip-silip po na. Sabi nga nung daughter ko, ako, ma'am, hindi ako bumoboto ng tao dahil ang feeling ko, ito mananalo, kaya ito iboboto ko. I don't care whether my candidate wins or not, pero yung dinikta ng puso ko na siya yung gusto ko. At saka kilala mo ang kanyang pagkatao. Yan ang mahalaga. Kanya-kanya tayong rason. Pero ako, ang nangyari sa akin, instead, yun sana hinahanap ko eh. Kasi, ang gusto kung mapanood sana kung meron dito sa cellphone, ang nabagsak ako, nakita ko yung mga parang mga nakakatawang moments. Yung mga nakakatawang moments. Yung paborito nating politiko. Dala-dala ko nga talaga yung pamaypay at sticker sana dahil susurprisin kita. Si Senator Gordon po. Diba? Okay. Ang ganda-ganda ng ngiti niya dun sa hawak kong mga propaganda material eh. Eh, nung pinanunood siya, may isang vlogger na... Talagang, yung ginawa na... Consumisyon ang inabot po ng ating mahal na Senador Richard Gordon, no? Kasi dun, nung sila ay nag-rally doon sa Tarlac, ano? Biglang pumasok si Miss Chris Aquino. Na kung saan talagang asim ng mukha niya, eh, no? Pati si Mr. Senator Kiko Pangilinan. Pati po. Kasi ako, maintindihan ko yung mga politiko. You know what? If you really have a feeling na gusto mo yung mga audience mo, ay natutuwa at uuwi silang masaya. Kaya nga, yun yung nagiging feelings nila na pagka ngayon nakukuha yung oras, tapos hindi naman para, kaya sila nandun eh, para pakinggan yung mga kandidato. Biglang pinasukan. Ba't walang nakapigil, no? May nagsalita ho kasi, pipigilin mo yan, si Chris Aquino yan. So what? Diba? Sino ba nag-imbita sa kanya? No? Oo. Hindi ako naman ang pinapanood. At saka malayo yung mga speeches niya. Mukha ko. Kasi ang totoo naman na kung if you want to be a winnable candidate, siguro i-win mo yung hearts ng lahat. Hindi yung meron kang inaaway. O sasiraan mo yung tao. Huwag hong mudslinging. Matagal ng problema natin yan dito sa Pilipinas eh. Ang tendency po
ng panahon ng eleksyon, kampanya. Batuhan. Batuhan ng putik. Oh. Eh, which is really not good. Oh. It's not a good society if you are showing. Walang paggalang sa isa't isa, eh, di ba? Hindi po yun. Ang issue yung pinag-uusapan, wag po kayong magbatuhan ng hindi magaganda. Personal na eh, no? Yes, meron yes. nga ako nabasa, binato ng masamang... Ano, akusasyon. Ano ba 'yon? Akusasyon ba 'yon or what? Ang ating BP presidente, ang tumatakbong presidente. Nako, matindi pampersonal ho 'yung ginawa, 'di ba? Nakung saan, isang babae pa naman, no? Sana kung lalaki siya, medyo madadala niya 'yon, no? Pero isang babae na akusahan ng ganun. Matindi. Kasi po ano eh, parang alam niyo po kasi dito sa ating bayan, sa ating bansa, pag ang lalaki ang kumaliwa, okay sa alright, sasabihin nila, eh lalaki yan eh, masama naman, manlalaki siya. Pero pag daw ang babae, kahit na ano pang ganda na record mo, eh alam niyo po. Pero hindi naman ho nangangaliwa yun dahil biyuda na yun. Kaya nga, tsaka matinong tao yan. Nangaliwa? Oo, napatunayan niyo ba? Halimbawa mag-boyfriend ba ang isang biyuda, kasalanan masama ba? Masama ba yun? Eh wala na siyang asawa, di ba? Siguro, wag lang din naman na ang may asawa yung lalaki. Kasi sabi mo nga, mga lalaki sa Pilipinas, nangangaliwa, okay lang. Eh, wag ho. Pero, hindi rin okay yun. Whatever the case is, hindi na yun dapat banggitin pa sapagkat personal yun. No? Wala naman tayong kinakampihan dito eh. Yes, kaya yes. lang tayo ay, ika nga eh, tinitingnan lang ho natin yung katotohanan. At hindi na rin po bago yan. In fact, yung mga umupo sa Malacanang, yung mga naging leader natin. Naku, katakot-takot nga. Iskandalo ng mga yan mga, eh. May mga sinasabi po, may mga salita din. But you know, I don't think yung Filipinos should dwell. Huwag ho kayong mag-dwell dun sa mga chismis. Huwag ho kayong mag-dwell dun sa mga personal na issues. Halimbawa, kung totoo, pabayaan nyo na siya, buhay niya yan eh. Oh, pero huwag lang niyang papabayaan naman ang pag-lead ng country. Siyempre, hindi naman papabayaan. Yun po ang gusto kong sabihin lang. Ang sa akin naman po, though hindi natin pinakikialaman ng personal, pero yung personal mo na hindi naman makakaabala sa paglilingkod mo sa bayan. Exactly. Siyempre, gagawin naman nila yon. Meron po kasing noon, merong pangulo na nachichismis na meron siyang ano, nanandun sa kabinet. Sa kabinet mismo yung boylet niya. May boylet na, may bumpang ano. Mahirap din naman po yun. Diba? Oo, na ito boylet mo. Ito naman, ano to. Matindi yung isang yun. Diba? Yun nga po. Ang sa akin naman doon. Ayun, maraming narinig tayo dyan. Kaya nga po. Pero wala tayong magagawa na nakaupo na. No, nandun na eh. Nung naririnig natin yun, nandun na. Pero yun nga. Bakit ho yun? Hindi binatikos. Kaya nga ako, if I'm an intelligent kandidato at kalaban kita, hindi ako tatakbo sa mga forum. Dapat nandun ako. At siguro, do walang banggitan ng mga personal na bagay, pero makakagawa ka ng tanong na yung tanong mo, dapat masasagot pa rin, no? You are devoting that number of days or... hours bilang pangulo. Oo, sana naman walang natitirang para sa extracurricular mo, 'di ba? Yung mga ganun. Medyo alam naman nila yung matatalino yung mga iyan. But hindi then po. Hindi na bilang isang tao, lalo na kung byudo naman o byuda. Karapatan niya 'yan, 'di ba? Biological needs ng tao 'yan eh. Hindi nag-isip. Sino ba mga kandidato natin byudo? Mukha namang kahit ho hindi byudo eh harapang inaano kinakaliwa nila yung mga asawa nila. Pero yun diba? Nga po, I still believe that mag-stick tayo sa moral values. Ayan, let's really observe also moral values. Kaya nga po, sabi ko dito, kanya-kanya ho tayo magiging choices. Pagdating ng eleksyon, malalaman natin who it is na iboboto natin. Minsan kasi, ako nangyayari yan eh. Pero yung kay Noy-Noy, talagang hinintay ko because I really wanted to. Meron lang akong inaayawan na kandidato noon. At mukhang ang laki ng chance na mananalo yun. Kaya sabi ko, hindi, kaya makadagdag ako sa boto ni Noy-Noy. Parang ganun. Kasi ano, yung naranasan mo na bang lumangoy sa dagat ng basura? Diba noon may ganun commercial? O nasunubukan yun na bang? Tuloy ang naging effect sa akin noon. Parang hindi ko gusto yung campaign ano niya. Kasi parang lalo tayong china-challenge na lalangoy ba tayo sa... Basura, diba? So ako naman, I felt for Noy-Noy during that time kasi kamamatay ng kanyang ina na si Cory Aquino. Well, ganito yung ating ano, kultura, diba?
yung tayo masyado maawain, diba? Yan ang atin eh. Kaya minsan yung pagka maawain natin, magkakaroon din ng negative effect yan, diba? Marami po tayong kultura na imbis na makapag makapagbigay ng positive sa atin, vibes or positive effects, nagkakaroon pa ng negatibo. Hindi po ba? Oh. Marami tayong kultura. Halimbawa lang, yung ang mga anak natin, kapag nag-asawa na, gusto mo dun pa sa bahay mo. Yun ang mga kultura. Oo, yun ang mga kultura eh. Yun yung anak mo, nanganak na, yung anak niya, nanganak na, nandun pa rin sa'yo. Tapos ano mangyayari? Magkahirap-hirap kayo dahil palaki ng palaki yung, yung padre di pamilya, wala nang trabaho. Mga ganon. Yan isa sa mga kultura, di ba? Ano pa yung mga kultura natin? Pag may dumating tayong mga bisita, yung mga pinakamagagaling nating mga, di ba? Yun ang ginagamit ninyo, yung mga pinagkatago-tago nyo. Yung pinagkatago-tago, yun ang ibibigay mo. Parang very special sila. What about your daughter, your sons or daughter? Di ba, mas special yung mga yan, di ba? Pag may mga bisita, paunahin mo muna sila. Ako hindi ko ginawa yan. Naalala ko pag may mga bisita kami, darating bisita, ganitong oras. 30 minutes before, kainin ko na yung mga anak ko. Ako mismo ang papakain sa kanila. Dapat ganyan anong culture yan sa Russia? Hindi kasi yung inaano mong yun yung kulturang Pilipino. Course, times are changing. Yes. Naiiba na rin naman po. Sana po. Ang mga Pilipino ngayon, hindi na. Ang style ngayon, pag marami kang dumating na bisita, na medyo extended family na lang, magsinyasan na kayo, magsinyasan kayo ng mga anak mo. kita-kits tayo sa makno. Yung pala, tapos biglang sasabihin mo sa bisita mo, ay, naku, wrong timing ka, Mari, may importante kami pupunta yan. Tapos, magkikita-kita na lang kayo ng anak. Joke ko lang po yun. Po, pero, kasi minsan, po, talaga naman, minsan nga po, yung ipapangutang pa. Yeah, para lang wag masabing wala kang ihinanda. Yes, Pasko, yan ang ginagawa ng Pinoy, di ba? Mrs. Wrong, di ba? Yes. Verde, kahit na walang-wala na, ano pa rin, di ba? Diyan po tayo mali. Kasi kalimutan na po natin yung mga bagay na yan. Actually, tita yan, total sususugan ko yung mga binibuild up mo ako kung minsan. Yung pelikula pong ginawa ko for British Broadcast, BBC, London, yun ho ay pelikula para sa mga Pilipina. It's called Filipina Dream Girls, na pinakita ho doon yung mga practices nating Pinoy. Kaya ho maraming umalma doon yung mga asawa ng Briton na nung pinanood nila, nakita nila, pinakita yung mga, yun nga po, yung mga culture which we have adapted through the years dahil ganyan tayo. Yung meron doon, kaya talagang umalma na yung mga Pilipina kasi yung may dala-dala mga plastic sa bag nila. Tapos umaten ng mga piyesta. Ayun, mag-ano yun, magbabalot yun. Nagte-take out na. May naalala tuloy akong tao dyan, laging nag-uwi ng naka-plastic. Ang pangit po nung ganun, di ba? Yung bang atin tayo ng birthday party. Then, huwag naman yung intentional. Halatang may plastic sa bag. Parang umit na yun eh, di ba? Hindi talaga, parang yun nga ang naging parang doon daw sa London, pinagtatawanan syempre, no? Napapanood ng lame pelikula eh, dahil doon po pinalabas yun eh, produced nga yun ng British Broadcast eh. So ang umalma, yung mga dito ho hindi napalabas sa Pilipinas, kaya hindi alam ng mga Filipina women dito, pero doon sa London, nakita nila yung ginawa na pelikula na ang nag-produce talaga, Briton, British Broadcasting. Yeah. Kaya po medyo sumama ang loob nila doon. Sana, pinicture nyo ba yung kasi may mga Briton na nag-asawa rito ng Pilipina. Yes, actually yun ang tema ng tapos, film. Siyempre, nagbulat sila. Ang culture nila eh. Mm-mm. Pagka nag-asawa kayong dalawa, ang yung kamag-anak mo, kamag-anak o ban sa bahay natin, di ba? Eh minsan yung mga Pilipino, yun dinadaing nung isang ng pinsan ko na nakapag-asawa. Nagdadala. How long are they going to stay here? Sabi niyo ganun. Isang linggo na yan Hindi, kasi yan po yung ating kultura. Which sa ibang bansa po, hindi yan maganda. At hindi dahil ho sa kinukompare ko, yung ating pong kakayanan, no? Na gawin yon. At siyempre, lalo na kung ang napangasawa nyo po ay isang foreigner, kailangan mag-a-adapt kayo sa culture nila or else baka hindi human to sa hindi maganda. Di ba? Actually po, yung film na yon has more on that. Kasi nauso yung tinatawag noon na mail order bride.
Yung hindi ka pa nakikita. Sino ba yung babae niyo dyan? Ano po, hindi ko matandaan ang pangalan niya. Angela. She's a UP graduate. Oh. So, ang mas binigyan nila, although sa role na napunta sa akin, tita, ipagmamalaki ko lang, si Odette Khan nag-audition doon. Mm. Si Lorly Villanueva nag-audition doon. What is your role then? Dorita, the role that was given me, ako ho yung head. Nung parang mamasang. mamasang. Parang lahat po ng mga gustong Pilipina na gustong magkaroon ng asawa sa US. Ako yung nituturo sa kanila how to face the camera, how do you invite that foreigner to ganyan-ganyan. Splendid role. Oh, yun, hindi, siguro kaya ako ang nakalusot doon dahil medyo nung pagkasabi pa lang sa akin nung director British syempre yung director hindi na niya ako kailangang i-coach pa dun sa English ko parang brilliant because I'm an English and then English major ho ito eh UST thank you tita thank you ito totoo naman so meron lang po ako masasabi dun ang culture natin, kaya nga tayo tinawag na Pilipino, may kanya-kanya. Pero through the times, through the years, nababago din. Maganda ho kung nababago patungo sa kaunlara. Sa kabutihan. Sa kabutihan. Ibaguhin ho natin ang kultura sa kabutihan. Mm. Kasi tungkol naman sa kultura pa rin to, na ang matatanda, pag matatanda na inaalagaan natin. Yan ang isa sa maganda natin. Na talagang kultura ho yan na sana i-preserve. Yes, yan ang dapat na i-preserve natin. Alam niyo po sa ibang bansa, habang bata pa sila, nagtatrabaho sila, a certain amount of their salary, they are choosing to, or goes to the, preparation for their pension sa home for the aged, right? Retirement especially years. In America. In fact, nakapagtrabaho pa nga ako sa home for the aged, kaya alam ko yung kaawa-awa nilang situation. Kaya pagka nandun na yung matatanda nila, they don't bother to visit their parents. Oh. My God. And sabi nga nung isang matanda sa, honey, please bring home with you. Ganyan. Gusto. Take me home with you. Mga ganyan. Bakit sabi ko, wala ka bang anak? Meron din naman daw siya dinadalaw. You see? Yan po ang napaka masakit sa puso. Kaya yung isang kultura natin na yan na talaga pong maganda, wag ho natin baguhin. And speaking of that, ako naman gusto ko tuloy sabihin, connected na to sa politika ha. Politika and yet, di ba meron ho yung mga party list na tinatawag. Okay. Ako tita, don't misconstrue dahil ang gusto ko talaga, magkaroon ng representation ng mga senior citizen. Correct. Kaya nga noon, alam mo ba na inaalis na raw yata yung mga party list na yan because maraming sabi-sabi na yung iba hindi naman represented eh. Diba? Eh yun nga po. So ngayon, through the ilang panahon na nai-involve ako dyan, isa lang yung party list number na napupunta sa senior. Ngayon, dumami na. Tatlo po. I think, no, kung tama yung aking pagkakaalam. Pinaghati-hati na. Ngayon, sa akin naman, if I will have a program na para sa senior citizen, ako, gusto ko sabihin, the more, the merrier. Yes. Di ba? Because at least, para bang OFW. Apat yata. Apat yung OFW yes. na yan. So, ang point ko, the more, the merrier ulit. Kung kasi, itong nakaraan na election, ang totoo, may probinsyano, may isang klaseng probinsyano, may isa pang klaseng probinsyano. Nakakapasok naman eh. So, ang sa akin na lang, kaysa nag-aaway-away kayo, nagsisiraan kayo, mga kandidato, lahat kayo gusto nyong tumulong sa senior citizen, yun ang tingnan nyo. Yung paano kayo makakatulong. Therefore, kayo naman mga senior, iboto nyo na kung sino man yan. Huwag na yung sumasali. Nakikimadslinging din sila. Nakikibatuhan din ang putik. Huwag na ho. Kung yung tingin nyo, ito yung sektor na gusto nyong paglingkuran. Yun ang talagang... Yun ang tingnan nyo, yung sektor ninyo. Nag-aagawan sila ng Kasi nga po, ang sinong gusto maging Kong? Kong. At saka, pag ikaw kasi ang Kong, ikaw ay merong, alam budget na malaki. Budget, yes, yes. Well, sana po yung mga tumatakbong party list, hindi naman yan ang iniisip. But then, meron po tayong isang party list na nakikita po naman natin na talagang, ika nga, ang kanilang agenda. Tulungan talaga mga OFW. Ito yung mga kaibigan mo, tita, na side. Dahil sa kaibigan ko sila, pero kilala ko, lalo na po yung second nominee nila. Nabisita natin nung Sabado. Si Engineer Alfante. Jerry Alfante. Diba? Napakagaling na tao at talagang businessman ho yan. At meron namang karapatan siya talagang maging second nominee. Biniro ko pa nga, sabi ko, sir,
Dapat kayo yung first nominee. Magagalit sa akin si Ma'am Marisa niya. Pero si Ma'am Marisa Del Mar po, eh talaga nung araw pa naman, advocacy niya yang na tumulong sa mga OFW. At kasamahan din natin siya sa media industry. At magaling naman yan si Ma'am. At isa pa, sa totoo lang, dahil nga siya ay maraming experiences, nakita niya yung mga problema ng mga overseas worker, no? Kaya nga sabi niya, nagtayo siya ng, yan. Itong OFW. At ako naman naniniwala. Yes. Yung one Filipino worldwide, therefore, hindi po naman siya talaga yung OFW lang na nandun sa abroad. Actually, buong ano rin buong, yan? Buong mundo. Mundo na may Pilipino. Even here in the Philippines, di ba? Nandito ka. Gusto pero, niyang protektahan. Yes, yan yes. Ang magandang patnubay. Well, napakagandang adhikain po, di ba? Actually naman ako, I have high respect, not because we belong to that industry, no? Na mga broadcasters. May respeto po ako kasi alam ko, number one, may advantage na yan. Pag sila ay may iisiping batas, kaya nilang isipin sa... kumuha man sila ng lawyer. Kasi let's face it, yung iba po, hindi lawyer. Pero kukonsulta na lang yan. Pero yung talaga nasa puso at damdamin nila, yun alam talaga nila. Ang gusto nila na isa batas. Tama at kaya yun. Nilang illustrate yan. Advantage po yung marunong ka magpaliwanag. Advantage na kaya mong speak out yung mga plano mo, di ba? Dapat. Eh, kasi kung nandiyan ka nga, di mo naman alam kung paano mo gagawin. Gusto mo lang pala tumakbo para sa pera. Pero this... party list na sinasabi natin is okay, diba? Kaya po, mabuhay kayo, Sir Alfante and Ma'am Marisa Del Mar. Yes, and syempre, kagaya ni Marisa, na-meet ko din naman at alam ko rin naman na nagkakaroon siya ng mga programang ganito. In fact, nag-aano pa nga siya eh, meron pa siyang chance na makapag-interview din ng mga tao. Not necessarily nasa politics, but you know, it's an advantage dahil kung sino yung makakatulong din. Yes. Oo. Kasi pagka naman nandun ka na rin sa Kongreso, kailangan mo rin yung tulong ng mga kapwa mo, congressman. Oo naman. O kung senador ka, kapwa mo senador. No? Teka, mayroon isa pa tayong shout-out. Mr. Eric Ike Enriquez is watching. Good morning, Ma'am Mel and Miss Rex. Good morning. Hi, thank good you for morning. Watching. Oh. Punta ka rito. Ito yung sa print media natin. Ayun. Magaling yan. Tamang-tama kasi nag-i-increase na yung ating demand. Meron hong ano. At ang aking kaibigang congressman, former congressman, pero ngayon ay tumatakbo ulit, Godofredo Arquiza, who is into printing. Talagang printing ang ano niya. Eh, biniro ko lang naman. Sabi ko, paano yan kung gusto kong magkaroon kami dito ng El Zaldi News? Kahit tabloid lang na manipis lang. Oo ba? Sige. Ano mo? Lakas mo naman kay congressman. Pagka maganda po talagang adhikain nyo din, ay marami hindi rin tutulong. Nila, hindi nila itatanggi yung mga konting bagay lang yan para sa kanila. Eh kasi po itong si Miss Rex Manuel, marami talagang kakilala yan. At talagang alam naman nila ang kanyang kakayahan at advocacy. Tumutulong talaga yan. At kaya we are so lucky na to have her dito po sa ating Elizalde Broadcasting. Wow, thank you naman. Totoo thank naman, you naman. Diba? Yes. And anyway, tita, thank you so sa lahat ng mga papuring binibigay mo sa akin. Hindi lang basta papuring katotohanan yon. Eh ako kasi, kaya nakatalikod, nakaharap, pagka ayoko na sa tao, sasabihin ko, ayoko na. Alam mo naman ang ugali ko, di ba? Pero pagka kailangan sabihin, dapat sabihin mo. Hindi yun po pagyayabang. Yan ay katotohanan. So, yan po. Marami tayong mga pagbabago dito sa ating Elizalde Broadcasting dahil po sa mga tulong ni Mr. Rex Manuel. And sinasabi ko nga po na sana po ay gabayan tayo ng Diyos at yung ating pong mga advocacies eh, maayos natin. Actually po, I believe na yung mga nangyayari pong mga pagbabago is really just God's way of showing na marami po tayong matutulungan. Kaya nga tama po, ang isa pong pagbabago natin ay dumadami na po ang ating mga kasamahan dito sa Elizalde Broadcasting. No? Kaya nga po, kami, we're really welcoming everyone na meron kayong nais iparating. Kasi information po talaga ito eh. It's a matter of helping people be informed. Tama po. Kaya po, meron po tayong mga parang field reporters na mga kapwa din natin na tumutulong din sa pag-invite, no?
And again, meron ho tayong way dahil ang yung daw parang gusto nila, yung getting to know the politicians, magkaroon tayo ng regular feature, no? Ang ganda yun, no? Kasi hindi pa naman habang itong buwan ng Abril, ito yung panahon para makilala natin sila. Isang buwan pa naman mahigit. Yes, ilang araw. At ang tanong nga pala, yung ating pagtakbo sa ere, dahil meron pong one week na, di ba? Yung Monday, Tuesday, Wednesday, ang alam ko lang, Thursday and Friday ang usually pag nag-observe man tayo ng Lenten. Medyo yun lang. And maybe Saturday, I don't know. So, kasi nga... Saturday is off. Black Saturday na. Pero yun po, pwede namang Sabado de Gloria. mas gusto ko siyang pakinggan na Sabado de Gloria. Glorious Saturday. Kasi ko, pag Black Saturday, parang, ha? Black, parang, alam mo, ano pa eh, malungkot pa. Oo, pero yung iba po, ginagawa naman, Sabado de Gloria, so maaari rin po tayong mag-resume. Talagang, ano tayo, may program tayo noon. Ayun, oo. Kasi, although, ano ba yun, nakalagay pa ba sa kalendaryo yan? Yan po ay April 16. Oh. Actually, dun sa original natin, sanang binabalak yun, sana yung araw na nandun tayo sa National Press Club. Uh-huh. Dahil meron sana tayong kaganapan. Uh-huh. Ito yung ating pag-o-taking. Mag-o-taking tayo at hinintay. Sorry nga ho pala, last Saturday, medyo meron ho mga hindi ina-expect na nangyari. Hindi ho kami nakarating last Saturday for our meeting. Opo, Attorney Arias and Attorney... Arias. The two Ariases. Sorry po sir, kasi po talagang hindi po maiwasan. Ang layo po kasi dapat ho talagang tatakbo na kami after our... we are waiting for a visitor talaga. Dumating naman po, kaso medyo natagalan. Hindi ko naman po masabing ano. Yes, and then on ako na naman po, meron din... personal matter na kinailangan po yung attention ko, wala na hong time kasi, Pasig yung place ng meeting natin sa Quezon City ako. Well, anyway po, we hope to have a chance to meet with you again. And for John Mar Literal, yes, soon as our program is over, we can just talk. So, paayos mo na yung link natin dyan. Yes. So it's 11 o'clock already. So bye-bye time for bye-bye now. Bye-bye time for now. At huwag niyo pong kalimutan na i-like and i-follow, i-share ang ating pong Elizalde Broadcasting sa ating YouTube channel at sa ating pong Facebook channel at lahat po ng ating mga programa. So bye-byean niyo po. Maraming salamat po and we always say, we love you all. Bye-bye. Elizalde Broadcasting.